Make Me Pregnant, Part 24. A thorough point of view. Lima lang kami ngayon dito dahil ang iba ay busy talaga sa kani-kanilang mga operasyon at mga pasyente kaya di kami nagtangkang abalahin pa ang mga ito. Atara, take care, okay? Huwag kayong pasawang dalawa, huwag kayong lalayo sa mga sundalong kasama niyo ha? Sambit naman ni Aura Ira. Pinapatawag na po kayo ni Lieutenant Colonel. Utal na sambit ng isang sundalo habang hindi makatingin ng diretso sa amin. Napangisi ako dahil tiyak ay may nagugustuhan yun sa mga kasama ko base sa galaw niya. Okay, pupunta na kami. O siya guys, see you later na lang. Babash! Nagpaalam na kami ni Jackis sa mga kasamahan namin. Ora Ira, pakisabi na lang kay Kristen ha. Thank you. Shinood at me. Ingat ka. Hindi kasi alam ni Kristen na lalabas kami ngayon ng evacuation center at sasama sa mga sundalong manlilikas ng mga ibang sibilyan dahil sobrang busy niya. Athara, naglalakad na kami ni Jackis pero kinalabit niya ako. Oh, kunot noong tanong ko. Nurse Athara, parang tanga naman tong si Jackis. Palingalinga sa paligid habang nakangisi. Ano nga? Iritado kong tanong. Pinagtitinginan ka oh. Mahinang bulong nito. Kaya napaangat ako ng tingin at nilibot ang paningin ko. Tama siya. Nakatingin nga halos sa amin ang mga tao. Hindi lang sa akin, sa amin. Yaan mo sila. Sambit ko at binaliwala ang pagtingin nila sa amin. Ganda mo kasi eh. Alam mo, gandang-ganda ako sa iyo. Attractive. Pero hindi kita crush, shit lang. Ang dami kayang kaagaw. Natatawang sambit nito. Kaya na pa face palm ako. Baliw ka. Pinilit ko ang sarili ko na huwag ipaikot ang mga mata ko. Pero bigo ako. Totoo nga. Hala, nagbablush ka. Hahaha. Ikaw ata may crush sa akin eh. Ang kapal ng apog nitong si Jackie. Asa ka. Inirapan ko lang siya pero humahalakhak siya ng nakakaasar. Naglakad na kami ni Jackie papunta sa military vehicle at may naghihintay doon na isang lalaki na parang kasing idaran lang ni Captain Gray Eyes. Hilok sumasungit. Yung aura niya is nakakatakot, parang kahit anong oras ay ipuputok niya ang hawak niyang baril kapag gumawa ka ng pagkakamali. Ang gwapo rin niya. In fairness, bakit ang galing-galing ng Diyos? Wala talaga silang ginawang pangit dahil may kanya-kanya tayong kagandahan at kagwapuhan. Ika nga nila, we are all beautiful in our own ways. I'm Lieutenant Colonel po. Obviously, ikaw si Miss Athara at Mr. Jackis, the narcissist na makakasama sa paglilikas ng mga sibilyan. Malamig na sambit nito at talagang wala kang mababasa na ekspresyon sa kanyang mukha. Yes, nakipagkamay kami sa kanya. Pumasok na kayo sa truck at tiningnan niyo kung kumpleto na ang mga gamit niyo. Malamig at maotoridad na sambit nito. Tumango kami ni Jackis at sumakay na kami sa truck. Nang makasakay kami ay kaagad naming chinichik ang mga dala naming gamit, mga first aid kit at kung ano-ano pa. Jackis, kumpleto ba gamitan? Tanong ko dahil nag-chinichik ko ay kumpleto naman. Yes sir, yes, pero you know what, Nurse Athara? Nakakatakot yung lalaki kanina. Darn it, parang kakainin tayong buhay. Nakangiling sambit nito kaya napangisi ako.
kalugtong si Jacques. Parihas sila ni Narsati. Mapangasar talaga siya at mapagdiro. Siya ang nakasama ko ngayon sa di ko malamang dahilanan. Parang ha, pagsasang-ayon ko dahil totoo naman. Huwag kang tumawa, baka marinig ka niya. Tas siya pa dahilan ng pagkamatay natin ng maaga. Nag-sign of the cross pa itong abnormal na lalaking ito. Gagi ka. Kapag ikaw talaga marinig mo, komportable na ako sa kanila kahit kahapon lang kami nagkakilala. Nakikipagbiruan na rin ako sa kanila, parang nagkaroon ako ng instant squad dahil sa kanila. Hi, Nurse Athara. Naagaw naman ang pansin namin ang isang sundalo na kakapasok lang at umupo sa harapan ko. Magkabilaan kasi ang upuan ng military vehicle. At mukhang kasya ang 10 katao sa loob nito. Hindi ko kilala ang lalaking to, kaya ngumiti ako rito ng pilit. He looks great too, kahit na nakasimi-kalbo ito. Lahat ng nakakita kong sundalo ay nakasimi, bald, or di kaya naman ay kalbo talaga, pero si Captain Rooks and yung kanina ay iba ang ayos ng buhok. Oh shit, ang ganda mo nga talaga sa malapitan. Ha. Tumawa ito at ramdam kong namumula ang pisngi ko. Lul, di pa rin ako sanay na harap-harapang pinpuna. Uy, Guruyo, wala ka talagang hiya, no? Pagpasensyahan niyo na siya, miss. Biglang sambit nang nakapasok lang na isa pang sundalo sabay batok na tinawag niyang Goryo. Okay lang, nakangiti kong sambit dito. Ganda mo talaga, Tara. Mahinang bulong sa akin ni Jacques na halatang nang aasar lang kaya napailing-iling na lang ako. Si Raul ko, yamot na sambit ko sabay irap. Miss, alam mo, crush kita, kaso may crush ko. Ako yung isang nurse. Ha. Ano nga bang pangalan nun? Area. Sambit pa ni Goryo. Pa, kaguryo talagang di ka nahihiya. Madiin na sambit ng lalaki sabay sapok muli kay Goryo. Sus, alam nyo, ito si Dindin. Mahal niya na raw yung masungit na doktora. Sino nga ba yun? Tumingin pa si Goryo sa itaas. Nakangisi ito habang hinahaplos-haplos ang baba niya. Si Doc Eliza, sagot ni Jacques. Well, si Doktora Eliza lang naman ang alam naming masungit eh. Tumpok, pare. Aper tayo dyan. Nangisihan sila sabay aper sa isa't isa. Napangiwi ako dahil mukhang nakahanap ng partner tong si Jacques. Itong si Goryo ay madaldal at mapangasar parihas sila ni Jacques. Nakarating kami ng ligtas at walang nangyayaring aberya sa isang maliit na barangay dito pa rin sa Marawi. Nakakapagtaka lang bakit hanggang ngayon may mga sibilyan pa rin nasa kani-kanilang tahanan. Lubhang delikado pero bakit ganun? Jacques, bakit ngayon lang nililikas ang mga sibilyan dito? Ikasi, sa pagkakaalam ko, ito yung mga ayaw talaga sumama sa evacuation center. Ayaw nilang iwan ang mga bahay at mga negosyo nila. Lalo na kapag bumalik ka, walang kasiguraduhan kung buo pa ba ang bahay mo, kung may laman pa ba ito. Dahil talamak ngayon ang pagnanakaw at mga banta ng rebelde. Paano naman ang mga kaligtasan nila? Giit ko. Mas uunahin pa nila ang mga kagamitan at bahay kaysa kaligtasan. Grabe. Pinasakay ang mga sibilyan sa mga ibang military truck at sumakay na rin kami sa dating truck na sinakyan namin. Nanlalamig ang mga kamay ko. Hindi ako mapakali nang marinig ko ang sigaw ng mga taong kasama namin dito sa truck at sumabay pa ang iyakan ng mga bata. Kasalanan mo to, Jaime. Kung dapat kanina pa tayo lumikas, ay di...
nagmatigas, hindi sana wala tayo sa bingit ng kamatayan. Umiiyak si Manang. Ang apo ko, tulungan niyo. Nawawala ang apo niya. Naiwan siya. Napalingon naman ako sa matandang lalaki na umiiyak sa labas ng truck. Napatingin ako sa paligid at busy ang mga sundalo sa pag-aasikaso sa iba habang may putukan. Hindi ko pinansin si Jackis na pinipigilan ako at ng mga tao na bumaba sa sasakyan. Mabilis akong tumakbo sa tinuro ni Lulu na bahay. Hindi naman ako napansin ng mga sundalo kaya walang pumigil sa akin. Umaalingaw-ngaw ang putok ng mga baril pero hindi ko inalintana ito at patuloy ako sa pagtakbo. Nang makarating ako sa bahay at narinig ko agad ang pag-iyak ng isang batang lalaki, hinanap agad ng mga mata ko ito at natagpuan ko na nadaganan siya ng aparador. Mabilis akong lumapit at tinulungan siya pero bigat ng aparador na ito. "Shh, nandito na ako, tutulungan kita." Pinilit ko pa rin tanggalin pero bigo ako kaya binuhos ko lahat ng makakaya ko pero para itulak ang aparador at sa wakas na itulak ko ito. Mabilis kong kinuha ang bata at niyakap ito't binuhat. Akmang tatayo ako pero naramdaman kong may nakatutok na malamig na bagay sa ulo ko kaya napalunok ako. Hindi ako tanga para hindi malaman kung ano ito kahit hindi ko ito nakikita. Baril. Baril ang nakatutok sa ulo ko. Mamatay na ba ako? Bigla ko naalala ang sinabi ni Rear na, "I just want to remind you, don't do stupid things there, Atara." "I'm sorry, Rear. Mukhang hindi ko talaga sinunod ang paalala mo. I'm a hard-headed woman. Sadyang mas inalala ko ang iba kaysa sa aking sarili. And sa tingin ko, hindi katangahan ito kung hindi pagmamalasakit." Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Para maintindihan ang buong kwento, pakinggan mula sa simula ng chapter na ito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.